zoom natin ng konti. Kung makikita niyo yung tatlong crane na yan, yung nasa unahan banda, yan ang iaanap namin mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano yan umangat. Stay tuned sa channel ko para magkaroon kayo ng idea kung paano umangat ang crane ito. Ang mga kasama ko. Magkapit sa train na. Magkijak lang sa train. Siyempre. Bago umpisan. Ano naman yan? Patos muna. Okay. Ito na tayo. Kanina nakita nyo yung pinakita ko yung train sa taas. Ngayon dito na lang sa baba. Paano ba yung tinataas? Yan. Sa pamamagitan nitong cylinder na ito. Ayan. Yan ang mag-aangat sa kanya. Yung yoke niya na yan. Kakapit yan sa frame. Tapos may motor pump yan. Kakapit yan mamaya. Habang binubomba mo yan, umaangat yung tutulak yung ano ng cylinder. Tapos, aangat na. Sasabay na yung mast. Ganyan ang pagtaas ng tower crane. Kaya nakikita nyo, nagugulat kayo, bigla na lang tumaas. Dalawang klase yan. Isang external tsaka internal. Ito, internal climbing ito. Yan. Ito lang mga kasama kong gagawa sa tower. Angat na naman hanggang sa matapos. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ilalak pagtapos. Pansin nyo guys, dahan-dahan na kapatangan kasi pwedeng biglaan to. Temporary lang yan. Tatanggalin din yan mamaya. So guys, malapit na. Matapos. Nandito na yung dulo. Yan. Lalabas na dyan yung kakapitan ng lock. Last na lang ito. Kada tatlong palapag, ginadyakap to. Kaya madali lang. Mga ilang araw lang makagawa sila ng tatlong palapag. Dyakap mo naman. Yun. Kung makikita nyo yung sa gilid na yon, yun yung kakapitan ng lock. Yan ang kakapitan nila. Andiyan na yung chain lock. Andiyan yung panglock. Isang angat pa para mailock na nila ito. Napakahirap din, di ba? Buwis buhay na trabaho. Pero kailangan gawin para may ipakain sa pamilya. Ayun nga lang, talagang delikado ang trabaho. Ito na mga guys, nasa final na tayo. Ayun na, lalabas na yung panglock niya.
para matanggal na yung dalawang temporary na yun. Ayan, kung makikita nyo, yan, sinichain glass. Ayan na yung pinaka-huling parte ng tower frame, yung pinaka-dulo sa ilalim, pinaka-ilalim. Papantay na siya dyan. Dito sa pinagpapatungan. Trabaho mo ito, yung lakas mo. Kasi hindi ka naman makakagawa dito, mahina ang katawan mo. Kailangan dito yung talagang pwersado ka. Kasi mabibigat, maso pa lang, halos 5 kilo na. Kaya yung mga nagkatrabaho dito sa training, kailangan mga maskulato. Payat ka, basta malakas. Ayan guys, ayan na yung panlock niya, ikakabit na yan doon. Ayan yan ikakabit, tapos may chin na malaki dyan na papasok doon sa pagkakabitan. Ayan, yan yung pagkakabitan. Okay. Hello. Hello. Yo, kailangan lang talaga ng pwersa para magawa ang trabaho nito. Sinipressing na nila para mapasok na doon sa Center lang sa butas para makapasok ang pin. Maso ang ginagamit kasi nga puro bakal. Kaya yung sinatulad ng sinabi ko kanina, pwede yung mahinang katawan. Kaya dito sa trabaho, napakasulat ko yung mga nakapasok dito. Tinuturo sa eskwelahan. Experience ko dito, natutunan lang nila yan. Wala po yung eskwelahan, nagtuturo ko ng erection. Kaya yung talino ang mga Pilipino. So, centro na. Ngayon, patutukan na lang nila. Sinisentro lang nila. Sinisentro. Sabay. Sinisentro.
sa likod. Ang ikakabit. Nakabit na po yan. Ibababa ulit kung may ito. Opre! Yung gym lock! Luwag! Luwag! Gym lock! Kakasabi. Ato kote! Ito na po ang maglalakas. Ano? Doon po na ikakabit. Kaya? Ah! Proseso sa jack. Diba? Ng tower crane. Tama po. Ngayon natutunan na kayong kahit konti o nakakuha kayong idea sa mga magbabalak kumasok sa evento at nagkaroon kayo ng konting idea kung paano ginagawa. Ngayon na po. Guys, ayun na. Ayun na yung pin. Sa pin pa lang, ilang kilo na yan, napakabigat. Mahirapan talaga ang isang tao dito na. Ano dito, kailangan lang talaga ng pag-iingat kasi maaari mo na magulugan na kumakabit sila. Kaya kailangan ingatan na yan na po yung tenga-tenga yung nakasitan kanina, yung temporary lock, tinatanggal mo. Kasi nakakabit na yung main lock. Para sa sunod na jack up, i-prepare nila yan sa pangalaman. Hanggang dito na lang po. Sa sunod na video, marami pa po tayo ipapakita. Huwag niyo lang pong kalimutan mag-subscribe at mag-like, share niyo. At pindutin niyo po yung notification button para na-notify po kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po.